This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Kayong lima, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Kayo are here to support. Now, nung time na ang intro voice nagkaroon ng mga bagong members, yung mga fans would wish na sana, oh, sana nandyan si Jobert, sana nandyan si ganito. And kami, dine-defend namin ni Jonathan Buencamino, yung current members. Because ako personally, I find it bastos that you're looking for the former member when, depends, in fact... Depends, actually. Yeah. Depends. When in fact, itong mga current members are keeping the music alive. Mm. Yun yung point ko. Mm. Pero kayo, when you were called to audition or to join South Border, let's start with you, Tabs. What was your initial reaction? Eh, yun, speechless. Kasi, like I said kanina, as a fan, pinapanood ko lang sila eh. Tapos, yeah, alam mo yun, napapanood mo si Tata, yung bahista ng South, yes, Border na napakagaling. Tapos, ikaw ang paano, di ba? Yeah. Paano? So actually hindi naman siya audition or hindi naman siya oy bubuin namin sa South Border Aligan. Ang nangyari doon is si Jay may gig na may isang show na walang bahista. Tapos ni-recommend lang ako nung isang drummer si Boyet na oy wala tayong bahista si Tabs kasi ano lang naman to eh. So kumbaga parang one off lang naman siguro. Session, oh, parang ganun, parang session lang. So nag-ensayo kami for a few songs and then tumugtog. Tapos hindi ko alam kung bakit, si Jano nandun din. Tapos biglang sabi nila Ron, nila kay, November kasi noon eh, so time ng mga shows dahil papuntang December, maraming right, ano. So may nagbubook daw ng gustong South Border. Sabi, o di, kung sino na lang yung kasama mo noon last time, so yun na lang yung tumugtog. So naulit. So parang, o saan? Sa Ultra, Chong. Seryoso yan. Unang gig ko sa South Ultra. Tapos parang parang event na company event. Ano, pero marami masyado. Pas buong Pilipinas siguro. Ano. Oh my God. Pare, pagsampa namin talagang, uy, eh, first time ko tubugtog sa yung yeah, ganun. Tapos South Border na ano. Tapos walang lineup. Walang, ano tutugtugin? Sandali, explain. Walang lineup. So, pag nag-lineup kasi kami, masisira yung bad record namin. Yun. Sakto. Kaya walang lineup. Susunod kami, parang gano'n. Leader. So, yun. So para sa akin, gano'n. Parang that's how I, you know, I was... I how many years have you been? It. How many years? 2012. Wow. 10 years. Na. Yeah. 10 years. 12. Ikaw rin, Jano? Oh, sabay kami ng Tabs. Si Otep yung, ano, mga siguro 2 years after, no? Oh, 2014 si Otep. Yeah. Otep. Ikaw, Jano, anong story mo? Paano ka napasok sa South Border? Before noon, nakakatrabaho ko si Jay sa mga ano, session, recording. Tapos ayun niya, halos kami. Ganun din. Halos pareho kami, wow, sabi kami. Tapos yung basta natatandaan ko sa 19 East, tinanong ako ni Jay, pwede ka ba South Border? Siyempre, hindi na ako nag-isip. Actually, simula yun, nakita ko yung may kurtina na makapal. Tapos dun sa baba, may dalawang paa. Tapos, hindi pala gitara, pwede ka ba sa South Border? Absent yung ano namin. Eh. Yung pala yun. Hindi, pero yan, Jano, favorite ko na yan noon pa. Talagang inaay mo na. Hindi, sabihin, close na kami dahil yeah, sister band eh. Yung, ano group? Oh, Soul Republic. Soul Republic, yeah. The same management. So, for a time, nagkasama kami. So, bata pa sila. Wala pa nga, di pa ganun kakapal yung balbas ni Jano nun. ikaw, Otep, 2 years after, sino pinalitan mo? Baguette! Si Baguette. So, meron kang Paul Benitez, meron kang Baguette, tapos ikaw? Wala. Sobra ka naman. Pero, anong mindset mo for our listeners, the musicians, who are going to go into this kind of scenario? Yung ano kasi na yun, yung time na umextra ako sa kanila. Extra lang muna. Kasi may gig ata, tama ba? Tapos may gig kayo, no?
Meron silang concert. Meron kasi silang concert tapos nagka-problema ata. So, eh, kailangan na nilang kinabukasan ng drummer. Yeah. So, yun. Kinabukasan? Oo, kinabukasan. How many songs did you have to? Parang two sets eh, 19 East eh. Doon ako na-aliw kay Otep dahil ano siya eh. Sabi niya, fan talaga ako, gumagano siya. Sige nga. Pucha pa. Yeah, alam ko yung mga... Pardon ano, my friends. This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. Well, anyway. Ito si Otep. R&B na R&B talaga. Right. Gospel drama. Yeah, yeah, yeah. Rumba and vals eh. Rhythm and Bisaya. Oh. So, yeah. Fan nga talaga. So, binigyan mo na. Kabisado niya yung mga kanta. Did you call him personally o si Ron ang tumawag? Si Ron nga pala ang ano manager. Ha? So, si Tabs. Si Tabs, oh. So, when you got that call, ano sabi mo? Pwede ka ba bukas? Akin yung budget mo kalahati. Man-cut ko yun. Debbie Ron. So, ano sabi mo nung niyaya ka ni Tabs? Oo, siyempre. Anong preparasyon mo sa mga ganito? Naligo ako kagad. Hindi. Okay yun, okay. Hindi. Preparasyon? Hindi dapat naligo, kaya nga malagkit eh. Naligo kasi matagal na yun. Dapat wala naligo. Galing sa lagari nun. Oh, yeah? Awis. Oh, galing sa... Control. Wala. Ano naman? Siyempre, fan ka eh. So, medyo aware ka dun sa pyesa. Parang, ano, ganun. Familiar lang. Did you stick to the things na ginawa ni Paul Benitez or deviate mo ba? Nilagay mo na flip? Well, yung sa lahat ng ginawa ni Paul sa buong album, kabisado ko talaga. Okay. So alam ko yung ginamit yung snare dun sa recording na yun. Alam ko eh. Ano? Oh, sige. Dave Weckl na snare. Dave Weckl at Steve tulog, Smith. Sa tulog. Sa tulog. Yung una. So, ganun. So, fan kasi nila ako eh. So, alam naman ni Paul yun. Na in fairness kay Otep naman, ano talaga eh. Galing eh. Ano siya, yung familiar, hindi lang familiar yung song sa kanya. Talagang pinakinggan niya for the longest time. Lalo na yun. So, madali kami nag-jive together. Right. Ang akala lang niya talaga na may lineup kami kada gig. Oo, naganap ako. So wala nga talaga, Jay? Yung ending kasi yung pinakita. Ito yung last song, ha? Lineup kagabi. Oh. May nakita ka ba? Wala nga eh. Wala. Tsaka hindi pa nasunod. Kasi, Chong, ang paniniwala ko siya sabay ganun eh. Sige nga. And then babalik ka kita, Duncan, ha? Gusto ko hindi ka nag-ensayo kasi, wala ka namang dinaan ng run-through, ba't ka magla-lineup? Hindi ka nag-ensayo. Diba? Matagal na kayong tumutugtog together. Diba? Tapos may marami na kayong naipon na, you know, na madala mo lang sa tingin. Alam mo na yun. Tsaka parang game sa amin yung, ano eh, yung mga bawat gig areglo. Every night, parang mahuli taya. So kailangan alert yung ka. Focus mo na, ano, andun. So gagawin mo talaga yung best mo for that night. Wow. Parang ganun. It's more ano lang, parang keeping it interesting lang na, you know, trying to rearrange songs. Are you rearranging on the fly? No, I try to motivate them to ano, to play. Yeah. Kasi call and response naman talaga ako na musician, hindi naman makawarali. So dapat ano, parang gusto ko lang i-share sa kanila yung ano, yung fun of you know, taking risks every time you play. Oh, nice. Hindi ano kasi nito, isang kanta namin, limang intro. minsan talaga. Minsan ibang kanta talaga. Uy, oo nga, no? Tapos walang usapan kung anong... Ano, tatlo doon may add time. Huliin mo agad yung uno. Laging may ganun. Wow! Okay, si Duncan naman. Sino sinundan mo? Kayo ni Vince? Si Luke. Alright. Prior to both of you collaborating, okay, you started your career as a dancer and then singer. Yeah. And then as the lead singer of South Border, which actually Milya Milyaya talaga, you, it placed you on the map solidly. Naghiwalay kayong dalawa. Ano ang takeaway mo sa isang Jay Durias? Was he a mentor? Was he an was he a brother? What was he to you? Yeah, the mentor. Sinabi mo na. Mentor talaga. The mentor. So when you got the call, did you audition for South Border or? Yes. Okay. Alam mo, what made you? Ganun. Ang tawag ko talaga doon, Chamba. Kasi nauna sa akin si Vince. Okay. 6 months.
So nung Dylan 'yan, Chong. Hans Dal. Ba naalala mo? Yes, yes, yes. Tapos kumanta ako sa Malate. Yung kwento ng si Dylan, yung the late brother of Jay. Yes. Tapos pumunta si Jay sa bahay ni ay si Dylan sa bahay ni Jay. Sabi niya, tama ba Jay? Okay, baga na basta na kwento. So hindi ko na-expect na magdadalawang singer sila kasi isip ko nauna na. Yes. Yun. So, kaya may halong chamba na blessing. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tsaka, yun, parang sabi ni... Who invited you? Si Jay na diretso? Yeah, actually. Kasi against yung band sa dalawang singers. Tapos lalaki pa, di ba? Oo. Ayoko naman din na may babae na... Ano, right. Kasi ang baka pag-aawayan lang namin. Lahat. Correct. And which is totoo rin. So, nung time na nilapitan ka ni Dylan, yeah, para i-endorse. Yeah, may nakita namin, panood siya sa Guadalupe. Lupe. Kapilupe. Filupe. Ano sabi na ni Dylan? Okay. Dylan, magkwento yun. Ano, kuya, ano, may napanood ako. Oh, gustuhan mo to. Bagay sila ni Vince magsama. Para silang Jodeci. Okay, anong reaction mo rito nung sinabi? Ano, na, ano ako, na-interested ako. Kasi, so did you watch him perform? No. Hindi. Pinatawag ako. Tapos pinahal. Yeah, sa, ano ka diretso sa suburbia yan? Ulitin ko ha. Okay. I know you trust your brother. Pero, yeah. Just his word, okay to. Just because I trust my brother, yun na yun. That's it. Gusto ko yung taste nun eh, ni Dylan. Alam ko na, pag sinabi God niya. God bless his soul nga pala si Dylan. The late Dylan Durias, okay? Pwede rin man tawaging the late Jay Durias, the late ako palagi. Leto to. No, anyway, pare, ganito. Si Duncan, nung pinarinig ni Dylan sa akin yung ano, yung I'd still say yes, pero o audio lang. Walang video. Narinig ko lang. Uy. So good lang, no? Hindi, wala. Ano, alam ko na yung energy. Mararamdaman mo yun, pare. Audio lang yun, yeah. Mapifeel mo yun. But did you know who Duncan Ramos was at the time? No, not yet. But nung kinento na sa akin na kasama ni Gary B, may picture na ko, yeah. Uy, ito yung maliit na ano. Yeah, yung mini Gary, di ba? Paging katulad. Yun talaga eh, naalala ko yun sa Davao pa, nakikita ko yun. Little Gary. Little Gary, ba? Yeah. So na-excite ako kasi si Gary's also a good friend. Yun, nung diretso na sa suburbia, rekta na talaga, no? Rekta, tapos yung unang sampa ko sa okay, inyo. Okay, wait. Nung sinabing rekta na talaga, wala kang heads up kung ano tututugin din? Gig na talaga. Oh, gig. Tapos, yung pinaka first formal show ko with them was sa Inares Stadium. Ganun din, concert din agad. So, ganun. So, pero the reception eh, nung tao, yung acceptance ba? Ang lakas kaagad nung dalawa eh. You know, parang si Vince, parang sabi ko, si Vince is good. Pero nung time na kumakanta kami both, pareho kami na shade of color ng boses eh. Ni Vince, yeah. Mm-hmm. Pero si Vince magaling ah. Eh, magaling pag naman. Wala naman magaling. Kayong magaling. Okay. Wala naman kami kasi mga sakit eh. So, nung okay, pinakanta ka sa Suburbia, tapos sa Inyares. And then, paano mo nalaman na ikaw na nakasali ka na talaga? Hindi, alam mo, medyo yung pamit, yun, kaya pasado na sa pamit. Kaya chamba yung sa akin before. Pamit. Kasi marami nag-audition sa South that time. Tapos, Friendster pa yun, Chong. So, kaya medyo hindi pa ako parang, sige lang, parang ang dami. Yeah. Tapos marami pa mga bumiyahe, di ba, Jay? Sila Warren Flandes, di ba? Ay, oo. From Canada, may mga gusto mag-audition ng, kasi, sure, hindi masana, pagsabing South Border. Pero ando na si Vince Jay eh. So yeah. You were really looking for another singer. It's just the, no, siguro the instinct. Ng yung musical instinct mo na parang may ginahanap ka pa. Si Vince nandun, pero parang may nakita lang akong mas mataas na boses sa akin na pero right. Pareho lang ng shade. Yes. So we're looking for another singer na talagang contrast, na kayang gawin yung tili. Kasi yeah. Kung ako titili, iba eh. I know. Ay! 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 Iba? Ay! Baka matakot yung mga tao.
So kailangan namin ng isang malambing na boses yan. Ah, ah, ah. Yan yung ganun. Pare, bedroom voice. Grabe. Okay, ito. Babato ko naman sa'yo, John Dave. Napansin ko, during the first show ng Tuloy Pa Rin Kahit Kailan, nung nirender niyo na ang Kahit Kailan, you purposely weren't there until before your solo. Yeah. Okay, may mic dyan. Okay. Yeah, yeah. You knew that the original sax player of South Border was in the audience watching you. You knew that, right? Yeah. What was going through your head? Talk knowing to the truth. What was ito na yung trademark part that made that place Rick Junasa on the map eh. Yung sax solo ng Kahit Kailan eh. When here you are, this was your moment. Ano pakiramdam nun? Articulate ah. Huwag mo sabihin good. Binarningan kasi ni Rick yun. Sabi, ayusin mo ah. Parang mix na during the show talaga, kinakabahan po talaga ako. First time ko out of the country. Tapos ngayon lang ako nakakita ng parang talagang legit na theater na first ever. Kaya lahat ng feeling ko mix na. Pero ang galing mo kagabit. As in solid. He was doing it for his uncle din eh. I know, kagabit. Tsaka sabi ni Rick, sabi niya, ang tapang ng saxophone player niyo. Ang siga. Siga, yeah. Yun ang narinig ko. You really nailed it, ha? Kaya, kumbaga yung hindi yabang yun, yung angas. Decidido. Decidido. It's not boasting, but it's more of being proud and proud, not boastful. Yes, confident. And kinikilabutan ako. Hindi kasi you did Rick justice. Si Rick, siya, you did them justice. Si Rick yung pamit nun. Sabi ko, paano papasado na ba sa pamit? Pamit talaga. Safeguard. Okay. Now, permanent member? Yes. How does it feel? Wala din marinig na Rick. Tulog na yan, Jay. Tulog na. Secret lang. Itago niyo yung mga radyo niyo sa mga. Did you expect this? No. Dito yung kwento mo si So, mas bata pa siya sa anak ko. Yun na nga. Sino doon sa dalawa? Sila talaga nung anak ko magkabanda. Ay, exactly. Sina Cedric, sila din Khalil. Oh. Sila magkabanda. Yung alignment talaga, medyo, nung andyan pa si Edward, hinahanda talaga siya, tinuro lahat ng parts. Pare, meron siyang video. May video siya. Na 11 years old lang, tinuturuan ng Love of My Life. Lahat tinuturo ng mga gagawin, lahat ng parts, kaya pare, alam niya. Mga ganito lang siya kaliit nun eh, tinuturuan. Tapos, pero tinuturuan talaga siya ni Edward. Masarap yan, isingit mo yung video habang tinuturuan. Bigyan niyo sa akin yung video para at least. Kaya lang, naka-diaper pa siya niya. Diaper.